Welcome back to Teacher Naynay TV. For today's video, we're going to talk about the weekly home learning plan. The weekly home learning plan will be based on the actual implemented class program. It shall be prepared by the subject teacher, reviewed by class advisor, and approved by school principal. So let's start! Narito ang halimbawa ng weekly home learning plan. Ito ay para sa subject na Matematika 1. Unang quarter, unang linggo, simula Oktubre 5 hanggang 9. Kung makikita po ninyo ay mayroong 1, 2, 3, 4, 5 hanay sa ating weekly home learning plan. Okay. So ngayon po ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang nilalaman nito. Sa unang hanay ay narito po ang araw at oras. Sa ikalawang hanay ay ang learning area o kung anong subject ang ating gagawan. Sa ikatlong hanay ay ang kasanayang pampagkatuto. Ayan, inilagay ko po dyan kasama yung ating code. Ito po yung learning competency sa Ingles. And then, ang gawaing pampagkatuto, ito po yung plano para sa gagawin ng mga bata. Okay, so mamaya isa-isahin po natin. At sa pagsasagawa, paano daw natin maidi-deliver yung lesson para sa mga nakatakda sa bawat araw? Okay? So, halimbawa po, ito po kasi ay para sa grade 1. So, alam naman po natin lahat na medyo madali lang po ang pagdating sa grade 1. Halimbawa, sa unang hanay ay nakalagay Lunes. And kung makikita ninyo sa taas, meron pa po akong ibang mga gawain. Pero depende po sa inyo kung ano po yung nais ninyong ilagay. Halimbawa, gigising ang batang mag-aaral ng 6 ng umaga hanggang 7. Ito ay ang kanyang pagising, pagtulong sa pag-aayos ng higaan, pag-aalmusal, paglilinis ng sarili, at kung ano-ano pang nais niyang gawin. Next ay 7 to 8, pagsasagawa ng mga karagdagang gawain bago simulan ang pag-aaral. Kumbaga, ihahanda niya na po yung kanyang sarili. And then, halimbawa po, ang oras ko para sa matematika ay 8 o'clock ng umaga. And then hanggang 8:50 because it's 50 minutes. Ito naman po ay mga suggested schedule lamang po. Okay? Depende po sa magulang kung ito po ay kanilang susundin. Kasi karamihan din po sa mga magulang natin ay mga nagtatrabaho. So, mabibigyan po nila ng panahon ng mga bata kapag sila po ay nakauwi na. O kaya sa kanilang mga free time. Okay? And then, sabi ko nga, yung pangalawang hanay, ito ay learning area. So, ito ay para sa matematika. Ang kasanayang pagkatuto natin ng first week or unang linggo sa unang quarter, pagpapakita, paglalarawan, at pagbibilang mula sa bilang isa hanggang 100 gamit ang iba't ibang kagamitan at pamamaraan. So, this competency is good for a week. Ayan, nilagay ko po yung code MONNS-IA-1.1. Okay? So, ito po ay pagbibilang. Dagdagan natin. At ito ay paglalarawan. Okay. And then, dito sa third column, nakalagay gawain pang pagkatuto. Okay, so sinimulan ko sa alamin. Ayan, alamin, panoorin ng video pang pagkatutong inihanda ng guro. So, kung makikita nyo po sa aking YouTube channel, kasi ay meron po ako mga hinanda na rin ng mga videos. Okay? But it doesn't mean na kailangan pumunta sila sa YouTube. Kasi since I have naman po my own video sa aking laptop, all I have to do is to send it doon po sa ating mga group. Di ba may mga group po tayong ginawa para sa ating mga magulang at mga estudyante. So, pwede po nating isend doon. Pero hindi natin kailangan i-require sila na sa YouTube pumunta since we have naman the soft copy. Okay? And then the second part, subukin, nandyan, panuto, magbilang at magsulat, isulat ang bilang sa pamamagitan ng pagbakat o yung tinatawag na tracing number sa English. Okay, actually sa ang weekly home learning plan, hindi naman kinakailangan ilagay pa natin yung nilalaman ng worksheet. So, dito sa halimbawa ko, nilagay ko lang po pansamantala. Pero yung mga susunod na gagawin ko, ilalagay ko na lang po yung parang si page ganito sa kanilang SLM o yung kanilang, ano tawag dito, module. Okay? Self-learning module nila.
lalagay na lang po yung pages. So, mas madali po siya compare dun sa gamit natin ng mga nakaraan na DLL or DLP. Okay? And then next, I have here, Martes. Ito po ay nakalagay letter B ng gawain. So, ang panuto sa letter B, magbilang mula 1 hanggang 100, isulat ang nawawalang bilang. So, as you can see here, ganito po yung itsura niya. Okay? Ang mga nilalaman po dito sa aking mga worksheets ay galing po dun sa kanilang self-learning module. So, hindi lang po ako sure kung lahat po ba ng division ay pare-parehas. Pero tingin ko po ay iba-iba dahil iba-ibang teachers po ang gumawa. So, kung ano po yung nilalaman ng inyong home learning, what do you call the learning packets o yung inyong module, yun po ilalagay ninyo dito. Okay? Uulitin ko po, hindi kailangan ilagay yung mga activities mismo. Pwede na pong ilagay yung mga pages lang po na gagawin ng mga bata. Okay? Para hindi na po natin sila mapahirapan pa. And then, sa isa-isip. Isa-isip is parang generalization sa ating DLL or DLP. Ayan po. So, isa-isip ang mga bilang ay binubuo ng digits. Ito ay ginagamit upang bilangin ang mga bagay. Ito ay maaaring isulat sa simbolo at salita. Binabasa ang salita mula kaliwa pa kanan. Ang bawat bilang ay may kani-kaniyang simbolo at pangalan. So, yan po. Parang yan yung ipapaalala natin sa kanila palagi or ipapasaisip. And then, para sa Miyerkules, kung mapapansin ninyo, puro po yan parehas ng oras. So, 8 o'clock to 8.50. Suggested schedule lang po yan. Para sa ika-apat na gawain, which is isa gawa, na gagawin na ng Miyerkules, bilangin at isulat ang bilang sa kanan. Okay? So, bibilangin nila yung mga bagay and then write the numbers here sa loob ng box. Huwag po nating pahirapang masyado ang mga bata. Kaya kung mapapansin nyo po, pa-isa-isang gawain lang po. Kasi since sila ay grade 1 pa lamang. And then, para sa araw ng Huwebes o ika-apat na araw, palawigin. Ang panuto, bilangin ang mga larawan sa loob ng kahon. Bilugan ang tamang bilang. So, ayan po yung itsura ng aming module. Yung kanilang sasagutan, yung kanilang activity sa module. Okay? Pinitsuran ko lang po yan ng phone. And then, para sa Friday or Biyernes, same time, ayan, ika-anim na gawain, that would be their formative assessment. So, ang panuto dyan, sagutin ang formative assessment number 1 sa self-learning module. Ito ay nasa pahina 7 to 8. Okay, kung mapapansin nyo, hindi ko na po nilagay yung picture kasi it is consisted of 2 pages. Okay, so nilagay ko na lang po yung pages. Alright, so nakatapos na tayo ng gawain pang pagkatuto for the whole week. The last, hanay is pagsasagawa. Paano daw natin maituturo ito sa bata? O since distance learning tayo, halimbawa kami po, hindi kami masyadong makakapag-online class. Gawa ng hindi naman lahat ay mayroong smartphone or mga gadgets. So, ako po, bilang guro, ang aking naisip ay yung magbibigay po ako ng bidyong pampagkatuto. Yun po ay naka-line sa ating mga lessons, no? Kung makikita niyo po dyan sa aking channel, meron po akong mga numbers dyan. Hindi pa nga lang tapos. I already have a video from 1 to 60. So, iyaano ko yung video na 61 to 100. Siguro itong weekend. Okay? And then, nakalagay dyan, magbibigay ang guro ng bidyong pang pagkatuto na maaaring panoorin ng mga batang mag-aaral. Kasama ang kanilang mga magulang o tagapagbantay. Sa pamamagitan ng videong ito, makakapag-aral na sila paunti-unti. Magkakaroon ng idea tungkol dun sa kanilang lesson bago nila sagutin ito. Kaya iyon ay nilagay ko sa alamin. Okay? And then, pagkatapos po nilang masagutan ng lahat ng mga activities for, sa amin po kasi, for the whole month. So, I guess mga 4 weeks. Ipapasa ang mga outputs o sagot ng mga mag-aaral ng kanilang magulang sa paaralan ayon sa itinakdang araw at oras ng guro. Okay? And then, sa pagpunta ng mga magulang o guardian sa paaralan ay mahigpit na ipinatutupad ang minimum health protocols ng DOH at IATF para po maging ligtas ang lahat.
Okay? So, doon po natatapos ang aking weekly home learning plan. Kung iisipin niyo po, siguro yung iba wala pang idea, actually madali lang naman po gawin. So, ito pong ginawa ko ay para ulit sa baitang isa, sa subject na matematika, ayan, para sa unang quarter at unang linggo. Okay? So, susunod ko po siguro yung ipopost yung mga iba pa pong subjects. Okay? So, sana po ay may naitulong ako sa inyo at sana po ay naunawaan ninyo ang aking ibinahagi ngayong araw. Kaya po sa lahat po ng hindi pa po nakasubscribe, pwede nyo na pong pindutin ang like or thumbs up at pakisubscribe po ang ating channel. Sama nyo po ang bell para kayo po ay ma-notify sa mga susunod pa nating tutorials or sharings. Okay po? So maraming salamat po sa lahat. Mag-ingat po kayo. At see you po sa Lunes. Magtuturo na tayo. Paalam po. Ingat ang lahat.